So ngayon pag-usapan natin muna yung history ng PlayStation. Back in World War II, isa ang Sony company na tumulong sa Japan para makabangon ito. Ang Sony company na parte ng istorya ng Japan nung ito ay nagsisimulang bumangon mula doon sa World War II. Ang una nilang pinoproduce ay ang Walkman. Kung natatandaan ninyo nung late 80s at 90s, sikat na sikat ang Walkman. Ito yung device o yung gadget na kayang mag-play at mag-replay ng cassette. Dahil doon sa Walkman na yon, isa ang Sony sa pinaka-successful na kumpanya sa buong mundo. Dahil nga doon sa Walkman, kapag sinabi mong Walkman, ang unang pangalan na naiisip ng tao ay ang salitang Sony o ang pangalang Sony. Yun nga, pinauso ng Sony ang portability na kaya mo mag-play ng music kahit saan ka naroon. Lahat ng tao naglalakad halos may mga suot na earphone. Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya, kasabay din ito ang pag-usbong ng video game industry. At ang mabigat na magkalaban dito, Sega at Nintendo. At simula pa lang ng early 1990s, nagsisimula na ang mabigat na kompetisyon ng mga gumagawa ng video game. Una na nga dyan ang Sega at Nintendo. 52% ay nasa panig ng Sega. Yung Sega, mas innovative siya at mas willing na sumugal sa panahon na yon. Sumusugal sila kahit masyado pang advanced yung technology na hindi pa angkop. Gayunman, ang Nintendo, ang pamamaraan ng Nintendo ay nag-aantay sila kung ano ang ilalabas sa susunod na laro ni Miyamoto. Siya yung isa sa mga nag-design ng game. Bigla-bigla yung Nintendo nagulat nung nilabas ng Sega yung kanilang kauna-unahang Sega CD console na dati cartridge ang piniplay ng computer. Ngayon CD na. Dahil doon nagulat sila at lumapit sila ngayon. Dito na nagsimula yung pagpasok ng Sony sa video game.